Ayun, so tapos na yung ating back extension sa ating bahay. After 1 week, ito na siya, no? Tuyo na yung finishing. So, susunugin na lang natin ang pintura yan at saka kwan. Kesame. Ayan. At yung sahig medyo ganyan na lang yan kasi itatiles pa natin yan. Hindi kasama sa ating budget. So, magbibigay lang tayo ng tips sa mga kapitbahay natin, yung hindi pa nakapag-extension, hindi pa nakalipat, yung may mga balak na magpa-extension. So, naubos ko dito ay unang resibo ay 14,600 at may 620. So meron pa akong resibo na wawala, no? Worth 2K yon. So ibig sabihin 16,600 plus 620. So 17,000. Mahigit mga 18,000, mga ganon. 18,000 yung naubos kong mga materialis plus 1/8 na na tiles ginamit ko sa sa lababo. So mga 20,000. Yung 20,000 na yon, meron tayong 1 1/2 na sand. Tapos nagdagdag ako dito ng 1/2 ulit. So, dalawa. Bali, meron pa yung kasamang 10 bags na cement.
nasa 250, and 10 mm yung ano to, bakal, 10 piraso. Tapos 210 na hollow blocks, and parlings 2x3, 3 piraso yun, nasa 16. 2 pieces long span red yung ano, yero. Tapos gutter, sa yero pala ay hindi ina-allowed ng Pilinbes na gumamit tayo ng ibang yero kundi yung kulay red. Kulay red yung long span, no. Tapos gutter red, yung flashing yun. Bumili pa ako ng dalawa pang flashing, bali apat. So yun yung 2,000 resibo na nawala. Tapos wire, screw metal, saka sealant, ano, ito yung flashing. Tapos may additional pang buhangin at gutter na dalawa. So mga 20,000. And pagdating naman sa ano, sa labor, bali ano, naka-contract yung labor natin, no. Pina-contract natin to mga ano 17k yun. So ano, 37. So kung meron kayong mga 40,000, meron ng maganda-ganda yan. Yung 40,000 na yun ay baka naka-tiles na din. Ito kasi ay naka-flooring pa lang. So hindi pa kasama sa budget, no. Next project natin yun, ita-tiles natin yan. And pintura, ayun, hindi pa kasama yun. Pipintura pa natin, lalasunin pa natin to, eh. Pinapatuyo lang natin yan. Tapos may nagko-comment dun sa ating ano, video, no, kung magkano yung mauubos. So siguro mga 35 to 40,000 kasya na yan. Tapos huwag kayong maniwala dun sa nagsasabing 60,000 ay sobra na yon. 60,000 back lang yung papalagay nyo. Mga 35 to 40,000. Depende yan sa makakausap ninyong manggagawa. Pero doon nagre-range lang yung ano, budget. Dahil sa mahal na yung ano, mahal na yung mga materyales. And sa malapit na bilihan, ito ay saan lang? Sa Palo Alto, sa JM's Hardware. Yan. Mga mababait yung mga staff doon. Tsaka free delivery na pag ganito kalaki yung ano nyo. Ganito kalaki yung bibilihin nyo. At dapat ay pag bumili kayo, ilista nyo na lahat sa gagawa para hindi na kayo pabalik-balik. Kasi pag naghatid kayo ng malaki yung ano, malaki yung binayaran nyo, may free delivery yan. Pero pag maliit lang ay may charge. May charge siya sa ano, delivery charge. So dapat bago kayo bumili doon ay kumpleto. Hindi baling masobra yung nabili nyo, huwag lang kumulang. Kasi pabalik-balik kayo doon. So sa mga hindi pa nakalipat, no, nagko-comment doon sa ating mga ginagawang video. So huwag kayong mabahala na kung magkano yung magagastos nyo. Nagre-range lang sa 35 to 40k yung magagastos nyo pag nagpagawa kayo ng back extension. So ganun yon. So wala talagang choice, no. Sa loob talaga idadaan yung gutter. Baka mayroon magtatanong, no choice, sa loob talaga. Kung na lang ng ano, bakal kasi ano, hindi na kasya pag nagpader. Kasi ako yung pinaka-last na nagpader dito. So mas maganda pagka na-turnover na yung unit nyo, mag-extension na kayo para kayo yung nauna. Tsaka dapat ano, sinunod natin yung guidelines ng Pilinbes, no. So gagawa tayo next video paano mag process ng mga extension katulad nito, no. Ganito yan, kaya siya naging ganyan dahil hati kayo dun sa isang pader na to. Bawal po igit na, bawal yan. Dapat yan ito naka-standard. Tsaka yung sukat nito sa plano, dapat susundin din natin yan. Tsaka yung taas ng buhos, ano. So yan yung finished product ng ating ano,
back extension project. So yan na muna, walang tiles, wala pang pintura. Ito ano pa natin to, lason ang tawag doon, nilalason, tapos ano, para pumantay, bibili tayo ng nakalimutan akong tawag doon, yung pampantay, parang ano, pintura, masilya, yon, mamasilyahin natin yan. And then sa 1 week na inobserbahan natin, medyo wala naman siyang tulo, ano, kasi kung may tulo yan ay may bakat. So ito medyo basa yan sa ano, sa sobrang lakas kasi dito ng ulan. Ayan, okay, kikinisin lang natin yan, no. So with that, mga kapitbahay natin dito sa Alegre, yung mga bagong lipat, ano, ayan, sana'y makatulong yung video yung ginawa natin dun sa ating mga kapitbahay na bagong lipat. At kung meron kayong mga nais ipa-check na mga units nyo, kung kayo'y nasa abroad, nasa malayang lugar, basta siguro din yung unit ipa-check nyo ay sa inyo. So pupuntahan natin yan, no? Isisilipin natin, tapos ipapaliwanag natin kung ano na ba yung status ng unit, yan ba ready na o hindi. Okay, so with that, maraming salamat sa patuloy na panunood sa ating mga ginagawang video dito sa Bali Alegre.